Ang kwento ko po ay para po maintindihan nyo yung mga kondisyon na meron kayo. Yan po. Ito po yung pahirap ng GERD, ano po, na umaabot sa pagkakaroon ng anxiety. Mate, bakit po ganun? Parang ang dami nakabara sa ilong. May tumutunog pa kapag sumisinghot. Tapos may tumubong nana sa gums ko sa unahan. Tapos parang pakiramdam ko, umuunti po yung paghinga ko. Talagang nilalabanan ko po, bahala na. Tapos yung tiyan ko, bandang baba, parang lumulubo medyo. Tapos umuutot ako, masakit ang utot ko po. Hi po. Hi. Hello. Hello. Welcome back sa aming channel, Arb Story TV. Mga idol, bigyan ko kayo ng sample kung paano umaatake o kung paano nagpapahirap ang anxiety sa may sakit na joint. Ano? Katulad natin, lahat naman tayo kalimitan. Hindi ko na sabihin lahat kasi may mga iba na hindi tumatanggap na may anxiety sila, may takot sila. Ano? Kahit ako noong una, hindi ako tumatanggap, hindi ko alam na may takot ako. Kaya pagka sinasabing may nervous ako, tanggi talaga ako. Wala, hindi ako ninenervous. Ano, yan yung laging sinasabi ko. Pero ito, bibigyan ko kayo ng sample kung paano magbigay ano ng takot ang sakit nating joint. Una po, shout out po kay Sir Michael Malilom. Matagal na po ito na laging nanonood ng ating mga vlog at matagal na rin po ito na followers natin. Ang hangad ko lang po sana matutunan na ni Sir Michael ang malaman o maintindihan ang kondisyon. Sana kung nanonood ka ng ating mga vlog, sana isaloob mo. Sana hindi yung pumapasok lang sa kabilang tenga at lumalabas sa kabilang tenga. Sana damihin mo, sana maintindihan mo. Ano po, ang mga kwento po ni Kuya Arvin, ang kwento ko po, ay para po maintindihan nyo yung mga kondisyon na meron kayo. Yan po. Ito po yung pahirap ng GERD, ano po, na umaabot sa pagkakaroon ng anxiety. Pakinggan nyo pong mabuti ang kanyang mensahe. Mate, bakit po ganun? Parang ang dami nakabara sa ilong. May tumutunog pa kapag sumisinghot. Tapos may tumubong nana sa gums ko sa unahan. Tapos parang pakiramdam ko, umuunti po yung paghinga ko. Talagang nilalabanan ko po, bahala na. Tapos yung tiyan ko, bandang baba, parang lumulubo medyo. Tapos umuutot ako, masakit ang utot ko po. Yan, makikita mo na simpleng-simple. Simpleng-simple mga sakit ito. Kung wala kang anxiety, hindi mo ito papansinin. Hindi mo mapapansin itong mga sakit ito. Kasi kalimitan nyo mang gantong karamdaman. Hindi, alam mo na hindi siya delikado. Alam mo na ordinaryo lang siya. Tulad ng kabag. Ano? Yung pagbubloted, yung paglobo ng tiyan at utot ka ng utot, syempre kabag yon, yung masakit. Syempre, kung mayat maya ka naman ilabasan ng hangin dyan, masakit na rin dyan sa puwitan mo. Ano po? Normal. Simple na hindi mo mapapansin kung wala kang anxiety. Ito po yung ginagawa ng hunyango na sakit na meron tayo. Tapos yung syempre yung bara sa ilong, kapag ka may sipong ka, normal 'yan. Ano po? Normal. Mamaya sasagutin ko po kung bakit nyo nararanasan, Sir Michael, ang mga ganitong kondisyon. Ano po? Pag-uusapan lang po natin yung inyong mga yung komentong ibinigay nyo. Ano po? Tapos yung
tumutubo po sa inyong gums ay nana. Ano po? Nana po. Siyempre, sa amin dito, sa Mindoro, tawag namin dito paniksikan. Ano po? Pagka medyo pumapaga yung gums. Ano po? Pumapaga po yung gums. Ano po? Paniksikan po ang tawag sa amin dito. At siyempre, usapin sa dental po yan. At siyempre, sa edad natin ito, normal na at alam na natin yung mga condition na meron, kung bakit meron ganito. At mamaya, sabay-sabay din natin na puntahan at ipaliwanag kung anong dahilan kung bakit may mga ganito. At tapos yung lumiliit, umuunti daw, nagkukulang. Ayun, nagkukulang yung pag-inhale ng hangin o yung paghinga niya. Siyempre, doon sa unang komento niya na barado yung ilong, normal po, ano po, normal po na humihina o kumakaunti po yung na pasok na hangin. Kasi nga po, barado, lumiit yung butas. Ano po, yan. Ito pa po, i-continuous natin yung kanyang mga ano, mga katanungan. Iniisip ko po baka may bukol na sa lalamunan at dibdib ko kasi hindi ko nakikita yung loob ng dadaanan ng pagkain papuntang sikmura. Kaya minsan para akong mababaliw, nilalabanan ko na lang po talaga hirap. Yan. Pero nyo, ang iniisip niya kung ano-ano na, may bukol, baka, yan. Minsan nga, ano to eh, nagsasabit ito sa akin minsan na gusto niyang buksan na yung katawan niya. Ano, ganun kahirap, ganun katindi ang anxiety. Ano, kaya may mga kaibigan tayo minsan, yung anxiety kapag ka, hindi natulungan, ano, at hindi naunawaan ng mga ibang kasamahan, dumadating na nagkakaroon ng depression yung isang pasyente. Ano po? Kahit ako po, nakaranas ako niyan na parang papunta na ng depression. Kasi nga, hindi natin alam. Hindi natin alam yung condition na meron tayo. At sa sobrang takot, nadidepress tayo. Ano po? Yan. Ano po yung dahilan? Ano po? Ito yung sinasabi ko sa inyo kung bakit nagkakaganito tayo. Ano po, mga idol? Bakit tayo nahihirapang huminga? Bakit tayo palagi may sipon? Bakit tayo nagkakaroon ng nana sa ating mga gums? At kung ano-ano, paano po? Bakit yung ating sikmura? Bakit pabalik-balik yung ating sakit na GERD? Yan, ang daming katanungan at iisa naman ang gusto nating malaman lagi dyan. Bakit nga ba? At ano ang dahilan? Yan. Yan mga idol. Ang dahilan po dyan, mababa po yung ating resistensya. Ano po? Kapag po mababa ang resistensya natin, marami po ang sakit na dadapo sa atin. Ano po? Kaya nga po, yung GERD po, nagbabawas po yan ng, ano, ng vitamins ng ating katawan. Ang GERD po, sumaharang po. May nabasa akong article niyan dati at nagawang ko ng vlog yan. At nakawento ko na doon na tayo pala may mga GERD, ang ating sakit na GERD ay bumabarang, humaharang sa mga vitamins, mineral at kung ano-ano pa na meron sa pagkain. Ano po, salit na masala at pamunta o sumama sa dugo para i-distribute sa ating buong katawan yung mga ganyang mga vitamina. Nasasala pala ito, nababawasan pala ito. Kaya normal na humihina yung resistensya natin. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo na mas maganda kung nagdadagdag tayo ng food supplement sa ating mga pagkain. Ano po, sa ating mga kinakain, sa ating iniinom. Ano po, kailangan may food supplement at mayroon tayong additional na vitamina o vitamins. Ano po, mga probiotic. Nang sa ganun po, hindi humina yung ating katawan, hindi humina yung immune system natin. Kasi ito nga po yung nangyayari kapag humihina ang immune system. Ang dami po mga sakit na dumadapo sa atin. Ang daming mga komplikasyon na dala ni GERD. At yun nga po, matagal umatake ang sakit na GERD. Palagi ang umaatake yung sakit na GERD. At bakit po ano, bakit po may mga malimit, may ubo, may sipon. At ang isa na nga, yung may nana sa ano, yan po ay mga bakterya. Ano po, yung ating katawan po, mahina po yung good bakterya. Ang mangyayari po, pagpasok po ng mga, ang daming ano, sa lahat po ng surface sa buong
paligid natin ay napakarami po ng ano, napakarami po ng bakterya, ng bad bakterya. Ano po? Lahat po 'yan kumakapit sa ating katawan. Lahat po 'yan nalalanghap natin. Ngayon po, kung mahihina po ang ating immune system, kung mahina po, kung mahihina po o wala tayong gas, kasi nung good bacteria, wala pong lalaban sa mga bad bacteria yan. Kaya po, nagkakaroon tayo ng ganitong kondisyon. Ano po, mga idol, sana na ano nyo, nakuha nyo. Kaya nga lagi sinasabi natin, inom tayo ng mga probiotic. Ang probiotic po, nakakadagdag po ng good bacteria. Ako po, kung bakit ako sinisipon ngayon, di ba, nakwento ko nung mga nakaraan, at may vlog din naman tayo doon, nagkaroon ako ng, ano, ng sakit na COVID. At syempre, ano ba yung mga binibigay na gamot, mga antibiotic, lahat yon na bacteria, good and bad, pinapatay noon. Kaya ako, mahina ang resistensya ko ngayon, at hindi ako tantana ng ano ng aking sinusitis at saka ng aking ano ng aking sipon. Kaya nga patuloy akong umiinom ng mga probiotic na sa ganun, madagdagan yung aking good bacteria at may panlaban ako sa mga virus na pumapasok o mga bacteria na pumapasok sa aking katawan. Ganun na rin po, kailangan natin ng exercise. Ang exercise po ay matinding malaking tulong para sa atin.